Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahing mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong ataga ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipo nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagpasya na ang konseho, ang samahan ng mga leaders ng simbahan sa Jerusalem tungkol sa usapin kung kailangan pa bang sumunod ang mga Hentil sa batas ni Moises bago sila maging Kristiyano o hindi na. Paano ipinaabot ang pasya ng grupo? Napakahalaga ng pasya na ipaabot din ito sa dalawang pamamaraan. Sumulat sila. Ipinaliwanag nila sa kanilang sulat na ang nanggulo sa kanila sa Antioquia ay hindi galing sa mga opisyal ng Jerusalem. Kaya nililiwanag na nila ang lahat sa pamagitan ng liham na ito. Kasama ng liham ay ang paliwanag ng dalawang pinili nilang ipadala. Si Judas na kilala ding Barsabas at si Silas. Hindi lang sapat ang written message. May verbal message din. Hindi makakapagpaliwanag ang liham. Pero kung may tanong sila tungkol sa desisyon, ipapaliwanag ito sa kanila nina Judas at Silas. Isa rin na mahalagang pansinin na sinabi nila sa sulat na nagpasya sila ayon sa udyok ng Espiritu Santo. Conscious sila na ang desisyon nila ay ayon sa Espiritu Santo. Ang pasya nila ay huwag nang bigyan pa ng ibang kondisyon ang mga Hentil upang sila'y mabinyagan maliban sa sumusunod.
Huwag kumain ng hayop na inilagay, na inalay sa mga diyos-diyosan. Iwasan ang dugo. Huwag makiapid at huwag kumain ng hayop na binigti. Sa apat na ito, dalawa ay may kinalalaman sa dietary laws ng mga Hudyo. Ano ang dapat, ano ang bawal kainin. At dalawa ay tungkol sa moral law. Yung huwag makiapid at huwag pumatay. Bakit mayroong mga ganitong kondisyones? Maari na mga dietary laws ay sinama kasi sensitive ang mga Hudyo rito. At ang karamihan sa mga Kristiyano noon ay mga Hudyo. Ayaw nilang ma-offend ang mga Hudyong Kristiyano. Makikita natin na sa mga liham ni San Pablo at ng ibang mga apostol, ang kondisyon na ito ay wala na. Ibig sabihin, ito'y pansamantala lamang. Nabanggit lang ni Pablo ay ang hindi pagkain ng karneng inalay sa mga Diyos-Diyosan na issue pa ng mga taga-Korinto kasi ayon sa paniniwala ng ilan na kapag kumain ng hayop na naialay sa Diyos-Diyosan, nakikiisa na siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero hindi naman alam ng mga taong bumibili sa palengke kung ang karneng binibili nila ay naialay sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ni San Pablo na huwag na lang itong pansinin at huwag usisain kasi wala naman talagang Diyos-Diyosan. Pero kung may babanggitin ng ilan na ito ay naialay, huwag na lang kainin. Hindi dahil sa masama ang karneng iyon, kundi alang-alang sa konsyensya na nagsabi na nababother siya ng karneng iyon, kaya binanggit niya ito ay naialay sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang mga kondisyon na binigay ay pansamantalang solusyon lang sa dapat na dapat iwasan. Maliban sa makiapid at huwag pumatay ng mga moral laws. Makikita sa mga liham na pinadala sa mga Kristiyano sa Antioquia ng Syria at sa Cilicia at ang nagpapadala kay Judas, Barsabas at Silas ang malasakit ng mga leaders at matatanda sa Jerusalem na bigyan sila ng kapayapaan. Ayaw naman nilang bigyan pa ng pasanin ang iba na hindi naman kailangan. Go back to the essentials. Minsan nagiging magbigat ang responsibilidad dahil sa maraming mga bagay na sinasabi na bawal o dapat gawin na hindi naman talaga mahalaga. Kaya mahalaga ang kasabihan, in essential things, unity. In non-essentials, charity. Ito'y totoo din sa ating mga relationships. Maraming bagay na pwede naman natin palampasin, pagbigyan o hindi pansinin. Pero may mga bagay na mahalaga na dapat punahin at pag-usapan. O Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng pasyensya na pagbigyan ang mga bagay o pamamaraan na hindi mahalaga. Bigyan mo kami ng tapang na panindigan ang mahalaga. At bigyan mo kami ng karunungan na alamin ang mahalaga sa hindi mahalaga. Ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.